Good morning mga sir. Ito, meron tayong customer na madaling araw pa itong nakapila. Bigla na lang siyang nasiraan. 100 unit. Pero may maingay sa may part ng panggilid niya. Nagantay na lang siya ng mga alas 3 siya ng madaling araw. Nakapila sa atin dito sa tapat ng shop. Hinahintay niya yung araw ng anong oras ng pagbukas. At mapapansin nyo, 8:47. Balang tagal niya nang nagantay. Tinulak na lang siya dahil yung kanyang tunog ng makina. Ayan. Okay, patayin na natin. At kung mapapansin nyo, mayroong mga nalaglag na debris. Ayan. Mukhang naputulan yata ng belt itong mga sir. Ayan. Papansin nyo. Kapag ganito yung nakita nyo nalalaglag, kasi may butas ko yan dito, matik yan, hindi na talaga tatakbo yung motor. Dahil itong ganito, yan ipin ng belt yan. Kaya talagang hindi na siya makatakbo. Kaya titignan natin, buksan na natin kung ano nangyari. Tapos kung ano yung mga pisang na damay pa sa loob. Ayan, buksan mo na to. Okay. Buksan mo natin yung gilid para makita natin kung ano yung nangyari. At i-explain natin kung bakit. Ibaling mga ganyan yung nagiging issue yung mga sir. Huwag lang yung sa nauubusan kayo ng langis. Kasi talagang tutaling butas ang bulsa natin doon. Yeah, ito, bubuksan natin. 8mm yung gagamitin nyo dyan para mabuksan nyo yung panggilid. At isa pa na tip ko rin sa inyo, kapag once na nagbubukas kayo ng panggilid, hindi po pare-pares yung kanyang tornilyo. Baka mamaya mapagpalit nyo, mabubutas yung tornilyo doon sa pinakaunahan. Sanhin ang pag-leak ng langis. Meron tayo na encounter na ganun at marami na. Pero nakagawa naman ang paraan yan. Kaya bago nyo buksan yung mga nut or tornilyo, bago nyo tanggalin, tignan nyo muna. Basta yung tatlong maliliit na tornilyo, doon po yan sa may unahan. Pagpagamin na rubber mallet yan. Ayan, natanggalan na natin yung panggilin. Mukhang nagpulbos. Ayan, nagpulbos yung kanyang belt. Malamang ito mga sir, ito yung mga belt na fake, yung nabibili sa shopping. Kaya tatanggalin natin, ito yung mga nangyari sa ano nyo. Ayan. Kasi ang original mga sir, totally hindi nyo siyang mapapaganyan. Kapag original, lalo ngayon nagsiliparan yung mga fake belt. Ang original kasi mga sir, hindi siya ganyan talaga. Totally putol siya. Tapos sa katagalan kasi noon, dahil lang kilometer na kayang itakbo ng original, umaabot siya ng 55,000 kilometer bago maputol po yun. Nakadepende pa rin yun sa kondisyon ng itong torque drive at yung pulley. Ito, kondisyon naman yung mga ano niya. Ito, nagkataon lang siguro na peak belt to, kasi mapapansin lang din naman natin dito. Kaya, lalabas mo natin kung ano yung sanhin ito, kung peak belt ba talaga yun, ito. Tirayin mo na. Tingnan natin kung peak belt ba yung nakakabit or original. Maraming dahilan kung bakit nasisira yung belt. Andyan na yung torque drive. Andyan na yung pulley. Yan, goods naman yung kanyang lining. Tapos tatanggalin natin tong lining niya at tanggalin mo yung lining niya, i-check mo yung kanyang ano. Dapat magbase ka sa ulo. Ilang buwan mong gamit to? Ano po, bali na-delay ako, dapat 6 months, ngayon po naging 8 months na po ako, 2 months na akong delay, 8 months na po yan. Na ito? Na belt. Ilan ang kilometer ng motor mo?
kami, sobrang-sobra. Sala. Ilang kilometer to? Siguro po, maabot ng, ano po yan, 40? 35 to 40 kilometer po. Okay, ito original naman yung nakalagay dito mga sir. Original to. Bakbakin po kasi ako nagdan. Bakbakero. Tapos ito yung mga ano, 40k to 50k ang tinatakbo, sakto-sakto na. Okay, ito yung nangyari sa kanyang pulley kapag kayo'y na babalian o nasisiraan ng belt, ganito yung mangyayari. Kasi sira na to, ginamit ang ginamit, kaya nasira agad yung po yung belt natin. Kaya matik pati ito, palitin hanggang dito. Yan, sira po yan. Tapos ngayon, i-check din natin to. Kasi totally mga sir, marami na ako naka-encounter o na-encounter na ganito, na bagong-bago yung belt, original. Kaso, week pa lang, sira na agad or putol na yung belt. Dahil dito mga sir. Papasin nyo, gumagalaw, na dapat hindi siya ganyan. Yan. Maluwag siya. Isa rin yan kung bakit mabilis na sila yung belt. I-check mo nga yan yun, no? Kasi pag gaganito mga sir, nasisiraan tayo. Sini-check natin lahat para pagka pinalitan natin ang bagong belt, hindi na uli siya mapuputulan. Ito, ito. May tamang na to. Okay, wala na rin mga grasa-grasa. Tama ni bearing. Tamaan. Magkanit yung bearing. Okay, gusto pa naman ito mga sir. Kaso ito. Itatry muna natin magpalit ng oil seal nito mga sir. Kung magpipitid, pagka hindi siya nagpitid at gumagalaw pa rin, matik palit tayo nito. Kasi kapag hindi natin ginawa yan, magagamit naman natin, kaso buwan lang, sila na naman yung belt. Pati yung pulley. Yan. Yan yung mangyayari kapag napabayaan natin yung motor natin sa CBT, part ng CBT. Ganyan. Okay, ito na mga sir. Dito na yung pisa. At assemble na natin after malinisan. Kasi nilinisan natin ng tubig. Ito na yung pisa niya ngayon. At binoblower natin para matanggal niyo yung mga naiwang mga tubig-tubig. Yun na yung pisa. Yung pulley. Sa akin yung pulley. Yan. Maya, ano natin yan. Tapos tatanggalin natin ng torque repairing. Papalitan natin yan. At meron na rin pisa yan. After na ano, malinisan. Okay, ito mga sir, na-assemble na natin yung torque drive at napalitan na rin natin ng bearing na bago. Yan yung pinagtanggalan natin. At syempre, gagamitan natin ng ano, matuli ng puli-puli sa bula-bula. So, wala tayong available stock. Kaya yun, gagamitin natin. Goods naman yan mga sir, basta wag lang natin mapabayaan sa linis at ma-apply ng bagong grasa. Kasi yung stock nya, talagang totaling silang sira na. Ayan. Mabilis niya lang maidi-deliver yung kwan nito pagkain. Matuloy na. Okay, install mo natin mga sir. Ito. 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 Ito.
may base ka rin. Saan guys yung bill dito, mahal, 172 eh. Yung bill? Stock pa rin, goods. Maso, 172. Okay, salpak na natin. Naging ilang grasa yung ano, yung polar mga sir. Yung paglalagay nyo, dun mismo sa pinakaloob nya. Yung kunting-kunti lang. Para hindi simul ng kalawang. Tapos bagong belt. Original yung ating gagamitin. Sa at lukot. Mas bukasan mo kasi kapulong. Wala nga eh. Kuyat mo eh. Ayan, isang set yan na ano. Na pulley. Testing natin after natin may kapit lahat. Okay, ayan. Smooth na smooth na, wala na yung gargar. Kaya kapit na natin yung pulper. Kaya ano mga kung okay lang, balik mo na. Okay, ah, tapos na rin natin mga sir. Kaya para hindi kayo magaya dito mga sir, alagaan niyo yung motor nyo sa linis para makikita nyo kung ano yung mga papalitan at hindi na lumala pa yung problema sa motor ninyo. Kaya tapos na tayo.